Halos kalahating porsyento na ng magsasaka ngayon sa probinsya ng Tarlac ang umaani na ng palay. Sa 17 munisipalidad at isang syudad, 7 bayan rito ang nakapagbenta na sa National Food Authority. Karamihan ay sa western portion ng Tarlac, sa bayan ng San Jose at Camiling. 17 hanggang 19 pesos ang benta sa sariwa, habang 21 pesos sa tuyo. Ayon kay Charles Alingon, NFA Branch Manager ng Tarlac, naging advantage ngayon sa NFA ay pinupuntahan na nila ang mga magsasaka sa mga sakahan para bumili ng inaning palay. Malaking tulong din anya ang ginagawa ng individual farmers at mga farmers cooperative na nagbebenta sa NFA ng palay. Yan, kung isang italyay, isang daan. Ang isang daan na ngayon, dinala ko sa kuo para yung tiniram kong ginamit, pagbayad ko na. Okay, mas maganda sir. Pero dun sa kuo yung pag-initi. Ilang magsasaka, gusto namin mabenta yung mga ani namin sa kooperatiba. Tapos si kooperatiba naman nagbebenta kay NFA para mas madaling matulungan ng mga mahihirap. At saka hindi lang sa mga mahihirap, lalo na sa magsasaka. Ang problema naman ng ilang mga magsasaka dito sa probinsya ng Tarlac, kakaunti lang yung kanilang mga inaani na mga palay dahil na rin sa kakulangan ng supply ng tubig na nanggagaling sa irigasyon. Kulang po sa 1 hectare, may na kasi sa tubig. Bakit na? Kasi wala akong patubig ito. Kumbaga, sa ulan lang yung kaya na kami. Ito po siya nasa 80 sana, 80 ka ba? Hanggang 70. Kung wala nang kulang sa 50-46 lang. Wala nang last tubig. Bago naman matapos ang anihan na hanggang Nobyembre, ay inaasahan ng NFA na makalikom sila ng nasa 80,000 sako ng palay para sa kapupunan ng buffer stocks ng NFA. Tiwala ang NFA sa Tarlac na maaabot nila ang target, lalo pat may dagdag sa incentives na 1 pesos ang provincial government ng Tarlac at 2 pesos sa Moncada at Capas sa ilalim ng Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units o FALGU. Meron po kaming mga peak procurement ngayon sa western part ng Tarlac na possible pa makakuha tayo ng mga hanggat 70,000 kaban para sa ating buffer stock. Dahil na rin po sa tulong ng ating Pangulo na binigyan po ng additional na 4 pesos na buffer stock incentive at yung mga lokal nating mga officials na nagbigay din ng palgo na pandagdag. Samantala, sa Central Luzon, nangungunang NFA Tarlac sa pinakamaraming nabiling palay ngayon sa magsasaka. Sinundan ito ng Nueva Ecija na may 6,900 kaban at Bulacan na may 4,000 bags ng stock na palay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw!